Nais ng Members Church of God International na maiparamdam sa ating mga frontliner ang appreciation sa kanilang mga sakripisyo kahit na sa maliit na paraan. Kaya naman, napiling handugan ng female na grupo ang mga healthcare workers sa Mandaluyong Mental Hospital. Ngunit sa halip na alalahanin ang kanilang mga sariling sikmura, mas pinili ng mga ito na ibigay sa kanilang mga pasyente ang pagkain na inihanda sana para sa kanila. Patunay na hindi lamang sila gumagawa atas ng kanilang tungkulin, kundi handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanilang kapwa. Nagpapasalamat ako sa inyo sa MCGI feeding program kasi napakasarap ang tumulong. Yan ang napakasarap ang tumulong lalo sa mga maliliit, sa mga less fortunate, katulad ng mga inpatient natin. Thankful ako na nakat na merong ganito kayong program. Kaya mga sa empleyado, meron naman kasi kaming ayuda. Meron nakaalat ang gobyerno na binibigyan kami ng meal allowance. Isang malaking pasasalamat. So, kasi nararamdaman namin bilang health workers that we are not just alone in sustaining the needs of the patient, but there are individuals, private or government or NGO institutions that are there to help the institution, also of course our patients. Ayon sa mga doktor at nurse sa institusyon, mahirap ang kalagayan ng ating mga kababayang mentally disabled dahil bukod sa kanilang existing condition ay nahawa pa ang ilan sa kanila sa COVID-19. At tulad ng mga kababayan nating persons deprived of liberty o mga nasa piitan, halos isang taon na rin silang hindi nadadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa suspendidong visiting privileges upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa mga healthcare worker, hindi tulad ng ibang mga medical patients, nangangailangan ng lalong pagkalinga ang mga mentally disabled. Napaka-risky kasi hindi naman pwedeng hindi natin sila babantayan, lalo yung mga doctors and nurses at mga medtech. Hindi pwedeng hindi ka papasok, kailangan talaga pumasok ka para magbantay ka sa pasyente, kaya talagang napaka-risky. Sa kabuuan, nasa 100 pasyente ng Pavilion 7 ng Mandaluyong Mental Hospital ang napagkalooban ng female ng MCGI. Part pa rin po ito ng legacy ni Bateli na makapagpakain po tayo ng mga kapwa-tao. Maasahan po na ang MCGI, kagaya po ng naituro po sa atin ni kapatid na Eli, lilingap at tutulong po tayo sa ating mga kapwa, lalo na po itong panahon ng pandemic po. Sa ating mga healthcare workers, saludo po kami sa inyo. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.